Sa nakaraang video, nagdemand ang bida ng 1% appraisal fee pero tutol naman dun ang fiancé ni Yun Ye na si Jun Myung. Gayunpaman, binayaran pa rin siya nito ng 5 million para sa Ma Yuan painting. Tumawag naman ang tito ng bida na si Byung Guk at ineferen si He Jin ng part-time job. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpai tier members. Solid kayo! Balik sa istorya, ipinakilala si Yang Byung Guk ang pinakamatagal na partner raw ng kanyang ama sa tomb robbery. Sobrang close daw nito sa kanyang ama at sa kanya, kaya't tinuturing niya itong parang sarili niyang uncle. Although, magkaiba raw sila ng misyon ng kanyang ama, ang dalawa raw ay naging kaibigan at magkasama na simula pa ng mga bata sila. Pinakapinagkakatiwalaan daw nito ang ama niya higit sa iba pang mga appraiser. Kaya naman ipinagkakatiwala raw nito sa kanyang ama ang pag-appraise sa mga bagay-bagay. Balik sa present, curious naman si He Jin sa sinasabi nitong part-time job. Tinanong siya ng tito niya kung alam raw ba nito ang Four Shield Bless Hotel sa Junggo at sinabi niyang oo. Sinabi nitong, in a week, meron daw siyang appointment doon. Inimbitan niya itong pumunta roon para tignan ang item niya. Napatanong naman ang bida kung kanino niya ito ibebenta. Sabi naman niyang, takot ba raw ito na baka magbenta siya sa gangsters. Sagot naman ni He Jin na mas mapapanatag pa nga raw siya if that's the case. Kakasabi lang raw nito na makikipag-deal ito sa hotel. Ang mga mayayaman daw na bumibili ng antique ay kadalasang nag-iimbita sa bahay nila mismo dahil ang antique market daw ay playground ng mga fraud. Kadalasan daw na naghihir ng appraiser ay pinapapunta sa bahay at dun kinikilatis ang kung genuine daw ba ang product. The fact na expert na raw ito sa mga customers at tinawagan pa siya nito, means na although nasa high position ang bebentahan niya, hindi niya ito ganong pinagkakatiwalaan. Tinawag naman itong punk ng uncle niya, kasing sharp daw ito ng tatay niya. Huwag daw siyang mag-alala dahil hindi ito ang unang beses niyang magbenta ng mga items sa high-ranking people. Sa panahon daw ngayon, hindi mo na raw mahanap ang mga shady bastards. Pero anyway, pumunta pa din daw ito sa hotel, just in case. Huwag daw itong mabibigla kung makilala niya kung sino ang buyer. Sumagot naman ang bida ng okay, pero dapat niya raw itong bayaran para sa part-time work na iyon. One week later, ipinakita na nga ang Junggu Four Ship Bless Hotel. Habang nag-aayos ng malita si Byung Guk, merong kumatok sa pinto nito. Pagbukas niya, iyon pala ay si He Jin na. Pinapasok niya naman ito at Win Elcom, sabay tanong kung gusto ba raw nito ng maiinom. Sumagot naman siya ng, yes, please. Pero tila may napansin ito at sinabi sa tito niyang, hindi ba't dapat maligo muna ito bago dumating ang customer o kaya mag-shave man lang. Sagot naman nitong, ano raw ang sinasabi niya. If ang gaya niya raw ay magbibihis na parang mayaman, hindi na raw maiiba ang itsura niya sa mga crooks. Mas lalo raw siyang paghihinalaan na fraud ng iba. Kailangan niya daw magpakita as natural as he can para paniwalaan siya sa business na iyon. Sa isip naman ng bida, dahilan niya lang ito para iwasan ang pagligo. Hindi ba raw sinabi nitong darating din si Soo Jong? Ganun din daw ba siya haharap dito? Sagot naman niyang, no, way. If magpapakita raw siyang ganun, dahil sa neat personality nito, siguradong tatakbuhan siya nito. Pupunta rin daw dun si Soo Jong so hintayin niya na rin daw ito. Siguradong magiging masaya daw iyon kapag nakita siya. Tama daw sabi ng bida. Bihira na raw silang mag-usap simula nang nag-aral ito sa abroad from elementary school. Si Yang Soo Jae-jeong pala ay ang anak ni Byung Guk, pabalik na rin daw ito ng Korea matapos makagraduate mula sa Department of Conservation at Restoration sa Vienna, Austria. Pagdating daw sa restoration ng mga relics, sikat na sikat daw ang eskwelahan nito. Siguradong mamamangha raw ito sa kakayahan at talino ng anak niya. Sagot naman nitong, tignan natin. Dagdag niya, hindi ba raw sinabi nito noon na huwag magkagusto sa anak niya? Hindi naman makapaniwala si Byung Guk na hindi pa rin ito nakakalimutan ang sinabi sa kanya noong elementary pa lang sila. Oras na raw para maghugas kamay ito. Nais niya namang makita ang mga apo niyang naglalaro. Please do that, sagot ni He Jin. Hindi raw pwedeng palagi na lamang itong hinahabol ng pulis. Tama na raw ang pag-uusap nila about don. Bago raw dumating ang customer nila, tignan niya muna raw niya ang item. Binuksan niya ang box at tinanong ang bida kung naalala niya ba raw ito. Nakilala naman ito ni He Jin at sinabing ito raw ay ibinigay ng ama niya sa kanya noong nasa Sichuan, China sila.
Nagulat naman ito na naalala pa nga niya. Ang rason daw kung bakit tandang-tanda niya ang nangyari 10 years ago ay dahil sa lahat ng ninakaw daw nila sa tomb, ito lang daw ang item na mula sa Korean Peninsula. Gawa raw ito during Goryeo period, to be exact. Namangha naman ito na all these years, hindi pa rin niya ito binente. Sagot naman niyang, alam naman daw nito kung paano iniisip ng iba na ang celadons nila ang the best, so hindi nila masyadong iniisip ang items nila. Kaya naman daw tinabi niya ito at dinala sa Korea. Ano raw sa tingin niya? Okay ba raw ang kondisyon nito? Habang naka-gloves, ininspect naman ito ni Hejin at sinabing typical Goryeo celadon na gawa raw noong 13th century ito. Ayos daw ang kulay ay walang broken o polished parts. Ang body ay voluminous at glossy at ang peony pattern na decorated ng inlaid techniques ay nagdadagdag sa antique look nito. Given daw sa kondisyon nito, mabebenta niya raw ito for at least 1 billion sabay ngiti. Napatanong naman si Byung-guk nang sabihin itong 1 billion. Hindi ba raw masyadong mura iyon? Kung magustuhan daw ito ng buyer at malaman ang value nito, posibleng makakuha pa siya ng higit doon pero depende pa din daw. Hindi naman makapaniwala ito. Dagdag ni Hejin na dapat mabente ito sa malaking halaga para ma-rewarden siya generously at sagot naman sa kanyang alam niya raw na sasabihin niya iyon. Kaya naman inabutan niya ito ng envelope at sinabing, generous na raw ang bigay niya dito. Parang batang nakakuha ng angpaw si Hejin kaya naman pinatigil ito ng tito niya at sinabing tigilan na ang gross look niya at tumayo dahil paparating na raw ang customer niya. Dagdag niya, sabihan daw siya nito kapag kinontak na siya ng tatay niya. Dahil doon, napatanong naman siya dito. Meron ba raw kakaibang nangyari noong ninakawan nila ang tomb noon? Nagulat naman siya sa sinabi nitong strange thing. Kung ang tinutukoy daw nito ay ang pinakahuling trabaho nito, hindi raw siya nakasama dahil pumunta siya sa Australia para kitain ang anak niyang si Sujong. Kung hindi siya, sino raw kaya ang kasama nito? Kung ganun, may nabanggit raw ba ito sa kung ano ang hinahanap niya? Halimbawa, kung 8 bells daw ba? Sakto namang kumatok ang buyer sa hotel room at nang pagbuksan ito, sinabi nitong meron daw silang appointment doon. Nagulat naman silang tatlo pala ang darating at nag-gather na nga sila sa sala. Nagpakilala ang buyer na si Lee Min Song, director ng Huajin Electronics. Napaisip naman ang bida nang marinig ang Huajin Electronics. Huajin Group na naman daw ba? Siguradong ang katabi raw nito ay appraiser habang yung malaking mama na merong shades ay parang bodyguard nito. Sagot naman nitong, sinama niya na rin daw just in case. By the way, napatanong naman siya sino raw ang kasama nito at pinakilala niya ito bilang pamangkin niya. Imposibleng papupuntahin lang daw nito ang pamangkin niya for no reason, so tinanong siya kung anong klaseng work daw ang meron siya. Sagot naman niyang antiques appraiser na nagpagulat sa kanila. Medyo masama ang tingin ng matanda dahil bata pa ito at tila hindi pa nakakakita ng decent piece of art and yet kineklaim niya ng appraiser siya. Mukhang ang business daw nila ay naghihit na sa new low. Sabi naman si Min Song na nakakagulat daw na naga-appraise na ito ng mga antique sa murang edad. Ipinakilala niya ang kasama niyang appraiser. At dahil nasa parehas na industry daw sila, siguradong kilala niya raw ito. Sagot naman ng bida na maraming mga pangalan ang pwede niyang hulaan pero hindi niya raw alam. Natawa naman si Min Song at sinabing joker pala itong batang appraiser na ito. Ang taong iyon daw ay professor ng antiquities sa Hankook University at isang expert sa appraisal committee ng Korean Antiquities Association. Siya ay si Elder Oh Won-sang. Payabang naman itong sagot, if marunong daw talaga itong mag-appraise ng antiquities, hindi pa daw huli ang lahat para mas matuto ito. Namagitan naman si Byung-guk at sinabing minsan ay masyadong straightforward lang talaga ang pamangkin niya at tila na-offend naman si Elder Won-sang sa sinabi nito. Hindi daw kasi taga-roon ito, pero hindi na raw iyon ang importante ngayon. Nag-agree naman si Min Song at sinabing worried daw ito sa social life ng pamangkin niya. Sagot naman ni Hejin na hindi raw siya interesado roon kaya naman pinili niya ang appraisal work. If kakailanganin niya raw maging magaling rin sa pakikipag-socialize sa field na iyon, then baka nagkamali siya ng pinili na trabaho. Change topic at hiniling na nitong makita ang item na ibinibenta niya. Hinawakan naman ito ni Elder Won-sang at sinuring mabuti. Sa isip ng bida, inisipan nito si Won-sang mula sa Huajin Group, consider ang nasikat daw ang pangalan nito, siguradong hindi ito recklessly na magbibigay ng lower appraiser value. Dinukot naman ito ang salamin niya sa bulsa upang palabasan ang shaman. Tinanong siya nito kung meron ba siyang kutob na merong mangyayari.
Tanong naman ang bida kung isa rin ba raw sa kakayahan ito ng shaman. Sagot naman nitong sa spiritong gaya niya. Hindi niya kailangan ng ability para mafully predict ang future sa pag-intindi ng Heavenly Mysteries. Gayunpaman, if meron daw siyang koneksyon sa gamit na iyon, posible raw na maging maingat sila para siguraduhing magiging success ang transaksyon. Napatingin naman si Elder Wonsang kay Min Song na tila may ipinapahiwati. Sabay tumayo na ang dalawa at nagbow. Maraming salamat daw at nag-excuse na ito sa kanila. Saan daw sila pupunta, tanong ni Hejin. Sagot nitong, hindi na daw nila pwedeng ipagpatuloy ang transaction doon. Isa pa, hindi nila trabaho ang makipag-bargain para sa presyo. Ang vice chairman daw mismo ang magdedesyon noon matapos tignan ang item himself. Ang tinutukoy pala nito ay si Lim Song Jun, ang vice president ng Huajin Group na pinsan ni Yun Ye. Napakaraming new characters ang ipinakilala sa episode na ito. Ano kaya ang magiging papel nila sa buhay ng ating bida? Tulay na kaya ito para muling makita ni Hejin ang kanyang ama? Kung curious ka what happens next, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.